Limang araw bago magbagong taon, umakyat na sa mahigit 100 ang nabiktima ng paputok mula noong Biyernes, kaya naman pati si 2012 Miss Universe runner-up Janine Tugonon nakigangnam style na para sa pinaigting na kampanya kontra paputok. Nakatutok si John Consulta. Bigla kaming napahinto sa bahaging ito ng San Andres Bukid sa Maynila nang matsyempohan ang diva baba sa 20 minuto de edad habang walang habas na nagpapaputok ng maliliit na boga at pikulo. Ang ilan gumagamit pa ng lighter para sindihan ang mga pikulo sa payhagi sa kahit anong direksyon. Bahala na kung sino ang tamaan. Ang maliit na pasilit na ito, di rin alintana ang panganib habang paulit-ulit ang pagkiskis sa napulot na pikulo. Magkano ba pikulo? 10 piso lang sa 10. Sinisindihan mo na lang yung pikulo, hindi mo na kinikiskis. Apo. Kaya di namin mapigilan yun kasi, ano, masaya eh. Masaya lang kami. Masaya lang kami magpaputok. Ang mga eksenang ito ang dahilan kaya mas pinaigti ng DOH ang pagpapaalala sa perwisyong dulot ng mga inigal na paputok. Bit-bit ang flyers, torotot at mga paingay na gawa sa recycled materials tulad ng plastic bottles at lata. Sama-samang nangalampag ang grupo. Hinikayat nila mga residente na tantanan na ang paggamit ng mga pinagbabawal na paputok dahil sa permisyong hatid din sa kalusugan at kalikasan. Pero ang pinakamalaking sorpresa kanina, ang biglang pagdating sa Pandakan, Manila ni 2012 Miss Universe first runner-up Janine Tugonon. Nakipagsabayan pa ang beauty queen kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag sa pagsayaw ng Gangnam Style para maisulong ang kampanya kontra paputok. Please po, please iwas na po tayo sa paputok ngayong bagong taon. Dapat po kompleto ang lahat ng bahagi ng katawan natin ngayong bagong taon at hanggang matapos ang bagong taon, di ba? So, pangalagaan natin ang ating mga pamilya, ating sarili, so iwasan po natin ang paputok. Maliban sa paltos, may sugat po kayo na dapat namin buksan sapagkat malalim po yon. Kadalasan may nabubulok na laman. Sa ngayon, mabilis na umakyat sa 108 mula sa 72 lang kahapon ang bilang ng mga naging biktima ng paputok. Bagamat mas mababa ito ng 26% kumpara sa bilang ng 147 na biktima sa kaparehong panahon ng isang taon, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng DOH. Kung di raw kasi ito bababa, mapipilitan silang irekomenda ang isang panukalang batas na magpapatupad ng partial ban sa pagbebenta ng paputok. Sa ilalim nito, accredited groups na lamang ang maaring bentahan ng mga paputok na sisindihan sa isang common area at ipagbabawal ang tingi-tingi pagbebenta para maiwasan ang disgrasya. Agad naman itong sinuportahan ng environmental groups tulad ng Eco Waste Coalition. In Sydney, Australia, in Tokyo, di ba? In New York, in London, Paris, and all these big cities don't allow indiscriminate firecrackers and fireworks. I think it's time that we really, once and for all, make a so-called, maybe I'll call it even a culture change on how we celebrate New Year. Ito ay isang proseso para mapatupad ang isang full ban. Makikiisa kami dito sa partial ban. John Consulta, nakatutok, 24 oras.